What's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Ate Sets Live. For today's video, magluluto tayo ng red rice with fish fillet. So ayan ang ating fish fillet. So prito lang yan, pero iba po yung klase ng prito namin dito. Kasi mamaya tingnan nyo na lang. Tuwin muna natin, prepare muna natin yung para sa kanin. Okay, lapag muna natin yung ating foam. Ganyan. Wait lang. Para makita nyo. Okay. Siyempre, kailangan ng mantika, guys. Ano nga ba naman magluto ko lang mantika? Hello. Sibuyas. Mantika. Hindi ito biryani guys ha, red rice. O, pulang kanin sa Tagalog. Huwag na tayo mag-inati. Pulang kanin sa Tagalog. Okay. So, ang kailangan ko is, sandali lang, naubos yung color ko dito sa lalagyan. Buksan natin. Siyempre, kailangan ko ng curry powder. Curry powder, nandito na po lahat. Kompleto yan. Curry powder po. See? Okay. Kailangan natin ng tomato paste. Tomato paste. Oh. Ayan. Kailangan natin ng tatlong pirasong magic cubes. Bikinimen. Okay. So, ayan po. Kailangan natin yan. Okay. So, ganyan lang po yan. Ganyan. Oh, see. O, lagyan natin yung apoy para mabilis. Okay. So, pwede nyo po ito gayahin. Madali lang po ito siya. Masarap po siya. Mas masarap po siya, guys, pag meron siyang ajinomoto. Pero, pag may ajinomoto ako dito, guys, bawal sa mga amo ko. Tinatago ko lang. Pag ako, okay lang. Pero, pag dinalagay sa food nila, bawal. Kasi nga, complicated na po yung mga amo ko. So, ayan. Halukay ubi tayo sa sibuyas. Hanggang mag-change yung color. Oh, see? So, madali lang po yan gayahin. Pwede nung gayahin sa bahay-bahay nyo sa Pilipinas or even dito sa abroad. Kasi hindi po lahat ng tao is same magluto. So, ako dito, nag-iimbento na lang po ako tapos nagugustuhan ng mga amo ko. So, ganun lang po ang buhay, no? Imbe-imbento pag may time. Ayan, no? Okay. So, ito yung mga kailangan ko. Curry powder. So, ang curry powder po is, nandito na lahat. Kompleto ricados na po yan. Chicken cubes. Siyempre, magic cubes. Alam nga naman na karne yung ilagay mo. Manok-manok lang pag may time. So, ayan. Supposed to be kalahati lang, pero gusto ko mas red siya, no? So, ayan. So, baka maluto ko na yung, maluto ko na yung cellphone ko, no? Ayan. Pobre pa tayo ngayon, guys. Hindi pa tayo makabili ng hawakan. Tiis-tiis muna. So, ayan. So, syempre, hindi natin siya susunugin, guys. Tama-tama lang. Mag-change lang yung kulay ng sibuyas. Pwede nga to siya lagyan ng bawang. Mas masarap po siya pag nilagyan ng bawang. Pero kasi, ayaw ng amo ko. Kung ako lang, kompleto yan. May bawang. Okay. Next na ilalagay natin. Check this out. Okay. Tomato paste. Tomato paste. Kailangan matunaw yan siya, guys. Then, isunod muna yung magic cubes. Okay. Wait lang, guys. Lapag natin yung phone. Medyo mahirap. So, sunod-sunod muna yan. Iuna muna yung tomato paste. Hinaan natin ng apoy. Baka masunod yung sibuyas. Then, pagkatapos po niyan, mamix-mix yung mga ingredients. Oh, tingnan nyo. See? Pati itong, ano, balat ng medyo. Lapag natin yung phone. Ganyan. Okay. Lapag natin, guys. May kangurang kami dito. Patutong bibitan pa.
Vlog-vlog tayo. So guys, ito na siya. Ito na yan. Oh, see? Durog na yung tomato paste, pati yung magi. Then, lagyan natin ng tubig. So, ang asin po yan, eh, since nilagyan natin ng magi cubes na 3 pieces, tansya-tansya hindi na lang yung asin. Pwede kayo mag-add ng asin kung matabang. Then, simple lang yan. Ilalagay yung kanin dyan. Hugasan ng kanin, ng bigas, I mean. Ilagay ang kanin dyan. Then, yun. Boom, panis. Tapos. O, ganyan. Ganyan lang kabilis. O, diba? Ito na simple tip. Ito para sa mga food ng Arabo, no? Pwede natin gawin sa Pinas. So, wait natin siya dahil ilagay natin ang bigas pala. So guys, ilalagay na natin yung kanin. Siyempre, hinugasan na natin yung kanin. Ilagay na natin. Oh. See? Then, hintay na lang natin. Maluto. Tansya-tansya yung asin, guys, ha? Kasi meron na yung chicken cubes. Okay? Tansya-tansya po yun. Asin yan, asin. Okay? So, ganyan po ang tinatawag na red rice. Okay? Pwede nyo itong itry sa Pilipinas, especially sa Pinas. Yung sa mga subscriber ko dyan na nasa Pinas, itry-try nyo ito. Masarap ito, guys. At ito, pwede nyo ito i-mix yung chicken dito. Pwede nyo i-mix yung chicken dito. Next time, pakita ko sa inyo yung sarili kong version ng kapsa. Hindi yung kapsa na binibenta dyan sa Pinas. Hindi naman ang kapsa eh. Ay, hindi naman yung biryani kapsa. Okay, so mag-add tayo ng a little bit asin. Ayan, then takpan natin yung kaldero. Natural, takpan. Alangan naman. Oh. Alukayin natin ulit. Ganyan, no? Hmm? Mamaya, tingnan mo na lang upload ko. Mamaya na. Kapiguyo to kisarwa sila po. Oh, ayan. Dagdagan natin ng tubig para hindi siya matigas. Patay mo yung camera, kayo. Patay mo yung camera. Mamaya. Mamaya ko yung upload. Upload ko naman ito. Makita mo. Kasi malinaw. So, ayan. So, ang finished product nito, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi, syempre, natuyo lang yung kanin. Yun na yun. Parang ano lang. Parang puting kanin lang din. So, i-in ko ito mamaya yung ano, pinakita ko lang sa inyo yung process. Okay, so okay na yung asin niya. Okay. Takpan natin. Add tayo ng little bit water para hindi siya matigas, dry. Ayaw ko ng dry, ayaw rin ng amo kong dry. So, ganyan siya guys. Okay. Papakita ko sa inyo pag natuyo na yan. So guys, ito yung ulam namin. Diba red rice yun? So ito, face fillet. Cut natin siya ng ganito. Cut natin siya ng ganito. So okay, mamaya uli. So tapos na nating hiwain guys. Lagyan natin ng asin. So meron tayo dito pinrepair na. Meron tayo dito pinrepair na arena. So, meron ito siyang ingredients, no? Black pepper, curry powder. So, ayan. So, ito guys. Leave natin siya ng mga few minutes. Then, hugasan natin at pritohin. Nagpainit na pala ako guys ng mantika. Ayan. Painit na ako ng mantika, no? Linitan ko muna. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nilalagay sa loob ng arena. Black pepper, pamintang durog. Turmeric powder. Turmeric pala, powder. Again, ang walang katapusang curry powder. Kompleto ho to siya ng isang cup. Lahat nandito na. Kaya lang, ginagamit ko pa rin siya. Gusto ng nanay ko, meron ganyan. O, oh, ayan. Tandaan.
So guys, ito na yung ating finished product, rice natin. Wala nang tubig. So ayan na po siya. Okay. So yan po ang finished product. Oh, let's move to process kung paano prito, no, dahil hindi to prito-prito lang na ordinaryong prito lang na yung basta ilagay mo lang doon sa pala tapos na. Oh, check this out guys ha. So guys, nahugasan na natin yung tubig na nilagyan natin ng asin. So ito yung arena. Yung arena, may ingredients po yan. So ngayon, magpaprito na tayo. Okay. Sampulan natin ng isang piraso or long piraso. So ganyan po yan. So ganyan. Okay. Fish fillet with matching red rice. Okay. So mainit na yung ating mantika guys. Okay. Ayan, ang salang. Fish bat, ito nga. Ayan. Hindi yung prito lang sa atin na wala, ano lang, yung asin lang. Hindi, ito kasi kailangan ganito eh. Ewan ko ba dyan sa nanay ko? Kung ako lang, parang sa Pinas lang, diba? Okay. Sumakanap tayo ng maliit na mayroong pangkasya doon. Para madali tayo matapos pagpaprito. Buti maaga pa yung oras. Akala ko alauna na. Eh alauna yung media. Dapat nananghalian na sila. Bago pa ako mabuli ako ng mamay ko. So ayan ang ating first batch. Ayan, diba? So golden ano lang po siya. Golden brown. No? Huwag natin gawin ko tong. Okay. So hantay natin siya. Lakasan natin yung apoy. Dahil nahinaan ko pala. Ayan. Lakasan natin. So guys, ito yung unang batch na natapos kong pritohin. Ganyan lang po siya. Parang fried chicken lang, di ba? Fish fillet. Okay. So second batch natin. So dito ko na lang i-end ang aking vlog. So, bye for today. This is my vlog for today. And please don't forget to like, subscribe to my YouTube channel at Atisets Life. Ayan. Ang third batch po yan. Ayan. So, end up ko na po dito. Ang ating vlog. Kita ko lang ulit. Ayan. So, ang ating red rice, guys. This is it. Pansit. Pwede nitong gawin sa inyong mga bahay-bahay.